Ay, kumusta pong muli mga bro at mga boss? At welcome back sa ating channel. At kumusta po kayong lahat? At ngayon mga bro ay meron tayong gagawin na Bluetooth speaker. Bali ang brand nito mga bro ay yung HTM. Actually, na-check ko na to. Bali galing na ito sa ibang technician mga bro. Ang complaint ni customer nito ay wala siyang sound. Pero yung unang gumawa, kinonvert na rin sa transformer yung kanyang power supply. Kung makikita nyo mga bro ngayon, mayroon transformer sa loob. So sabi ni customer kahit sa USB, sa auxiliary, wala siyang sound. So yun ang gagawin natin, pero para sa akin papalitan natin ng bagong ano to, module na lang para mas sigurado tayo. Kasi naging sira nito mga bro yung kanyang audio processor. Pero testingin para natin yung audio niya para makita niyo mga bro. Check natin. Yeah, mga bro, lagyan natin ng power. Lagyan natin. So, ayan. Check natin yung kanyang auxiliary dito. Ayan, wala siyang audio. Yan. Kahit sa USB ito. Yan, hindi niya nare-read. So, testing natin yung audio niya sa main amp niya para makita niyo mga bro. Baklasin natin 'to. Yung power. Natin yung kanyang mic. So, ayan siya mga bro. Ito yung kanyang audio processor. Pagilin natin ng supply. Yan. Pero sundutin natin dito sa kanyang amplifier, papunta sa amplifier. Ito. Ayan. Mayroon siyang audio. Ayan. Ayan mga bro. Pero pagpasok dito sa auxiliary, dadaan ng audio processor, hindi na makatawid yung signal niya. Kasi ito papunta sa main amp. Itong signal na to. Ayan. Salagay natin ng MP3 sound kung mag-audio siya. So ito mga bro, itest natin itong kanyang cellphone sa MP3, yung music niya. Sundutin natin yung kanyang main amp. Ito, ground, tapos signal. Yan. O diba, may audio siya.
sa kabila. Yun. Pero pagdating dito, pagpasok dito sa auxiliary, sa USB, saka doon sa mic, wala siyang audio. Bali ang ginawa natin, dinarik natin sa main amp niya. Ayan. So, bali hindi gumagana yung kanyang audio processor. Test natin yung boltahe kung may supply siyang 5 volts. Ito mga bro, yung supply ng audio processor. Meron, ito yung regulator niya, yung input niya. Ayan, meron siyang 13 volts. Tapos meron siyang output na ayan, 5 volts. So may supply naman siya. Kaya lang hindi gumagana talaga ito, yung processor niya. Ayan yung main amplifier. Nagtatrabaho naman. Ayan. So, bali ang gagawin natin mga bro, palitan natin ng bagong module na lang ito. Kisa papalitan natin itong icing malit na ito, mas mahirap gawin. At sa walang available nito mga bro. Then yung transform na nilagay sa loob, tanggalin rin natin. Kasi siguro yung power supply nito, sira na siguro yung kanyang bipolar IC. Ayan. Kaya kinonverta lang sa transformer. So, okay mga bro. Pagdating ng bagong module yan. So, mga bro, meron tayo dyan na bagong module. Ito. Ayan. So, ayun mga bro. Sa pasang remote control. Ayan. So, ito. So, ayun siya mga bro, yung bagong module niya. Kompleto siya. Tingnan natin kung parehas. Yung ito yung bago, ito yung luma niya. Ayan. So, palitan natin ng bagong module mga bro. Bali, tanggalin natin yung transformer niya sa loob. Yan. Bukutin natin. Tanggalin natin yung kanyang tube. Medyo malayo yung pagka-screw niya mga bro, nasa ilalim. Dukutin natin to. Ah,
medyo malalim yung pagka-screw ng transformer mga bro. Bunutin ko muna, dukutin ko. So ayun siya mga bro, nailabas na natin. Nahatak na natin. Ayan, kinonvert siya ng transformer. Tanggalin natin itong kanyang mga connection. Speaker. Ayan. So ito na yung luma mga bro. Ito yung bago na ipapalit natin. Ayan. Ito yung kanyang speaker out. Dalawa. Test mo natin mga bro yung kanyang power kung magpa-power siya. Ayan. Then, plug natin ulit. Natin. Ayun, naka-power pala siya. Yun. So, i-connect natin yung kanyang speaker. So, ito nga bro, i-connect natin yung kanyang speaker sa Twitter niya. So, ayan, saltak lang naman siya. Yun, ganun lang siya mga bro, yan. Tapos ibalik natin yung kanyang basa tube. So, okay na bro. Test ulit natin. Tignan natin kung may audio na siya. Power. Yan. Bluetooth mode. Ayun, may audio na mga bro. Then, i-test natin ng konting music. Pero konti lang mga bro, baka tayo ma-copyright. Check na natin ng konti. Ito yung USB. Ayan. Volume natin. Ayun. So, may audio na siya mga bro. Okay na. Tapos, itest din natin yung kanyang auxiliary input. Dito. Kuha tayo ng cord. So, ito bro. Lagyan natin ng sa auxiliary. Pero, natin lagyan ng music para di tayo makopyright. Test natin yung kanyang audio signal kung meron. Ayan. Volume natin. Ayan, ayan. Kabila.
Yan. So, ibig sabihin mga bro, buo yung kanyang signal input. USB and auxiliary. Yan. So, okay na siya mga bro. Bali, ang ginawa natin, pinata natin ng bagong module. Ito. So, nagkaiba lang siya mga bro sa kanyang, kung makikita nyo yung luma. Yung luma niya, mayroon siyang mic 1, mic 2 input. Yung bagong pinalit ko, wala na siyang mic 1, mic 2 input. So, yun ang pinagkaiba niya. Pero, hindi naman masyadong ginagamit ni customer to eh. Bali, music lang talaga siya. So, ito yung luma niya. Tapos yung transformer na minodify. Ito yung baling remote ng bago. Ayan. So, ito rin natin mga bro. Yun. Salpak lang naman to. Ayan. Yan, burna ito rin natin, pero medyo maliit pala yung kanyang bagong module. May awang siya rito. So, ang gagawin natin, magpanibagong butas na rito sa gilid niya para ma-mount ko tong bago. Pero okay na yun mga bro. Yan ang hulang. So, ito ulit natin. Power. Bluetooth mode. Check natin yung kanyang remote kung gumagana. Line in. Yan, yung mode niya gumagana siya. FM tuner. Good line in. So, okay mga bro. Nagpa-function yung kanyang remote. Test ulit natin. FM tuner. So, okay siya mga bro. Yan. Bali ato bro. HDM yung luma niya. Pero na-convert natin pa ni bagong module niya. Ayan. So, okay siya mga bro. At sana po ay sa mga bago po sa aking channel, pa-subscribe na po. At ilagay share po natin. At maraming salamat po at thanks for watching po.